Nasubukan mo na bang masawi o mabroken? Ano ang naramdaman at ginawa mo? Paano naman kung may umagaw ng mga bagay na pinakamahalaga sa iyo? Eh papaano kung ang itinuturing mong pinakamalapit sa iyo ay ang umagaw ng pinakamamahal mo o sa bagay na napakahalaga sa iyo? Aba eh, seryosong usapan niyan. Magandang araw! Isa na namang bagong aralin ang inyong matutunghayan. Ngunit bago iyon, inaanyayahan ko kayong i-like ang video nito. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell nang sa gayon ay lagi kang makatanggap ng abiso sa aming mga bagong upload. Huwag din kalilimutang i-share ang video ito nang makatulong sa mas marami. Siguraduhin mapanood ang buong video hanggang dulo para sa kumpletong pagkatuto at ilang mga katanungang hahasa sa iyong kaalaman. Tara na't mag-aral! Florante at Laura, ang pagdating ng Gererong Moro sa gubat, saknong 68 hanggang 82. Nagkataon siyang pagdating sa gubat ng isang gererong bayani ang tikas, butong na turbante ay kalingas-lingas, pananamit moro sa Persyang syudad. Sa unang saknong ng araling ito ay isinalaysay ang pagdating ng isang mandirigmang inilarawang bayani ang kanyang pagkakatindig. Nakasuot siya ng turbante na taga-syudad ng Persya. Siya ay si Aladdin na anak ni Sultan Ali Adab. Pinigil ang lakad at nagtanaw-tanaw, anaki ni Nita ng pagpapahingahan. Di kaginsa-ginsay ipinagtapunan ang pikat adargat nagdaop ng kamay. Huminto siya at naghanap-hanap ng mapagpapahingahan. Ibinaba niya ang kanyang sibat, kalasag at pinagdaop ang kamay. Saka tumingalat matay itinirik sa bubong na kahoy na takip sa langit. Estatwa manding nakatayot umid ang buntong hininga niya'y walang patid. Isinalaysay ang pagtingala ni Aladdin sa mga puno na inilarawang natatakpan nito ang langit. Napatigil siya at ikinumpara sa estatwa na hindi gumagalaw at hindi makapagsalita. Hindi tumitigil ang malalalim at mabibigat na paghinga nito. Nang magdamdam ngawit sa pagayong anyo, sa puno ng isang kahoy ay umupo. Nagwikang o palad, sabay ang pagtulo sa mata ng luhang anaki palaso. Nang maramdaman niya ang ngawit sa kanyang pagkakatayo, ay umupo si Aladdin sa tabi ng isang punong kahoy. Pagkaupo ni Aladdin ay bigla niyang sinambit ang o palad. Pagkatapos itong masambit ay umiyak siya. Uloy ipinatong sa kaliwang kamay at saka tinutok ang noo sa kanan. Anaki mayroong gunam-gunam, isang mahalagang nalimutang bagay. Ipinatong ni Aladdin ang kanyang kaliwang kamay kasabay ng pagtakip sa noo ng kanan niyang kamay. Sa paglalarawan, ito ay makikitang may malalim na iniisip. Malaoy humilig, nagwalang bahala, di rin kumakati ang batis ng luha. Sa madlang himutok ay kasalamuha, ang wikang Fleriday, tapos na ang tuwa. Sumandal si Aladdin sa puno na tila nanlulupaypay. Subalit hindi pa rin siya tumigil sa pagluha na inihahalin tulad pa sa batis na tila hindi na uubusan ng tubig na rumaragasa. Kasabay ng kanyang pagdaramdam ay nasambit niya, Flerida, tapos na ang tuwa.
Malinaw na sinasabi sa saknong na ito ang dahilan ng paghihimutok ni Aladdin. Ito ay ang paghihiwalay nila ni Florida na kanyang kasintahan. Sa balang sandali ay sinasabugan yaong buong gubat ng maraming ay-ay na nakikitono sa huning mapanglaw ng panggabing ibong tuoy nagtatahan. Hindi humihinto ang paghihimutok ni Aladdin na rinig na rinig sa buong gubat sa sobrang lakas. Ito ay inihahalin tulad sa mga malulungkot na huni ng ibon na naninirahan doon at lumalabas sa tuwing gabi. Mapamayamayay, nagbaong nagulat, tinangan ang pikat, sampo ng kalasag, nalimbag sa mukha ang bangis ng furyas, di ko itutulot ang ipinahayag. Bigla-bigla ay nagulat si Aladdin kaya bigla niyang kinuha ang kanyang sibat maging ang kanyang kalasag. Galit na galit si Aladdin at nasabing di siya makapapayag sa nangyari sa kanyang minamahal. At kung kay Fleriday iba ang umagaw, ay di ang ama kong dapat igalang. Hindi ko masasabi kung ang pikang tangan bubuga ng libot laksang kamatayan. Sinasabi ni Aladdin sa saknong na ito, kung hindi lang ang kanyang ama ang umagaw sa kanyang mahal na si Florida, malamang ay makapatay siya gamit ang kanyang sibat. Bababa si Marte mula sa itaas at sa kailalimay aahon ang parkas. Buong galit nila ay ibubulalas, yayakagin ni ring kamay kong marahas. Dito sa saknong na ito ay binanggit ni Aladdin sina Marte at Marcas na mga Diyos at Diyosa na pawang may kinalaman sa digmaan at kamatayan. Dito ay makikitang galit na galit si Aladdin. O pagsintang labis ng kapangyarihan, sampung mag-aamay iyong nasasaklaw, pag ikaw ang nasok sa puso ninuman, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Ipinakikita sa saknong na ito kung gaanong makapangyarihan ang pag-ibig. Katulad ng nangyari sa mag-amang sina Aladdin at Sultan Aliadab, sadyang kinalimutan ng sultan ang kanyang pagiging ama alang-alang sa pag-ibig nito kay Florida na kasintahan nga nitong si Aladdin na kanyang anak. Sabi nga sa isang sikat na awitin, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ngunit ikaw, anong masasabi mo sa saknong na ito? I-comment lang sa ibaba at ating pag-usapan. At yuyurakan na ang lalong dakila, bait katuwiray ipinanganganiyaya, buong katungkulay wawaling bahala, sampo ng hiningay ipa-uubaya. Sa saknong na ito, sinasabing kapag pinag-uusapan ng pag-ibig, madalas ay nakakalimutan na ang pagrespeto o nakagagawa ng mali na wala na sa katwiran, masunod lamang yung pag-ibig. Umaabot minsan sa punto na nakakalimutan na ang mga katungkulan o gawain. Yung tipong ibibigay mo na ng buong buo ang sarili mo, maging ang buhay mo. Itong kinaratnan ng palad kong linsil, salaming malinaw na sukat mahalin, nang makatatap nang hindi sapitin ang kahirapan kong di makayang badhin. Sa panaghoy na ito ni Aladdin, sinasabi niyang ang kahihinatnan daw ng kanyang kapalaran ay inihalin tulad niya sa isang salaming malinaw na kinalimutan ang kanyang amang si Sultan Aliadab ang pagiging ama nito sa kanya
makuha lamang si Florida. Batid niya ang dahilan kung bakit siya itinakwil at naglagalag na lamang sa gubat ay sa mapatay ng sarili niyang ama. Ipinakita pa rin ni Aladdin ang pagiging maunawain at pagmamahal at pagrespeto sa kanyang amang sultan kahit na siya ay hirap at halos di niya kayang dalhin ang sakit na nararamdaman. Sumawi kay ito, luhay pinaagos, pikay isinaksak, saka naghimutok. Nagkataon namang parang isinagot ang buntong hininga niyong nagagapos. Pagkatapos niyang magsalita ay isinaksak niya ang kanyang sibat sa lupa at umiyak ng umiyak. Dito sa bahaging ito ay narinig niya ang panaghoy ni Florante na tila ba may pinagdaraan ng katulad rin ng sa kanya. Narito ang buod ng tinalakay nating aralin. Sa bahaging ito ay nakilala mo si Aladdin na isang moro at prinsipe ng Persya na dumating sa kagubatang kinaroroonan ni Florante dala rin ng isang problema. Inagaw ng kanyang malupit na amang si Sultan Ali Adab ang pinakamamahal niyang si Florida. Kahit masakit ay namayani pa rin kay Aladdin ang paggalang sa ama, kaya't sa halip na gantihan ang amang ng agaw sa kanyang kasintahan ay minabuti niyang magparaya at maglagalag na lang sa kagubatan kung saan nga nakagapos naman si Florante. Pag-isipan at pag-usapan natin ang mga sumusunod na katanungan. Ilagay lamang sa comment section ang inyong mga kasagutan nang makapagpalitan tayo ng mga kasagutan at opinyon. Unang tanong, anong suliranin o problema ang daladala ni Aladdin sa kanyang paglalagalag sa gubat? Ikalawa, bakit naisipan niyang magparaya na lang sa ama sa halip na ipaglaban ang kanyang kasintahan? Ikatlo, kung ikaw si Aladdin, ano ang iyong gagawin kapag inagaw ang iyong minamahal o maging isang bagay na napakahalaga sa iyo? Ikaapat na tanong, mag-iisip ka bang gantihan ang taong ito o magparaya ka rin tulad ng ginawa niya lalo pat kapamilya o malapit sa iyo ang gumawa nito? Ipaliwanag. Huling katanungan, kung babalikan mo ang kasaysayan ng ating bayan, sino o ano ang sinasagisag ng pagdating ni Aladdin sa gubat habang nakagapos at tila wala ng pag-asa ang kaawa-awang si Florante? Ipaliwanag. Maraming salamat sa pagsubaybay. Huwag kalilimutang i-like at ibahagi ang video ito. Mag-subscribe na rin sa aming channel at i-click ang notification bell upang lagi kayong makatanggap ng abiso sa aming mga bagong upload. Hanggang sa susunod na aralin.